Patunay na mali ang sinasabi ng kampo ng mga halos-hos na sila ang naiisip ng tao kapag sinabing itbulaga. TT, nangunguna daw. Pero bakit ganito ang resulta? Tila nagkamali nga ang kampo ng mga halos-hos pagkatapos nilang sabihing sila ang naiisip ng mga tao kapag sinabing itbulaga. Sa katunayan na, ay ito ang sinabi ng kanilang legal counsel sa kanilang panayam sa PEP Troika noong December 13, 2023. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Ayon kay Attorney Maggie, ay, ito pong pangalan na ito ay sa taping, sa napakahabang panahon. Yung association po ng pangalan is hindi po masasabi ko ngayon, dahil ngayon nga po may mga bago ng hosts. In fact, pag nakita nyo po si Yorme, nakita nyo po si Paolo Contis, itbulaga na rin ang naiisip nila. So, ibig sabihin, yung temporary association of the name, kaya po yan. Yun lang po ang sinasabi kong mga segments, ang mga kanta, dahil nakalagay yung pangalan nila sa kanta, yun po ang hindi namin ginamit. Pero yung titulo, lahat po ng mga producer, alam po ito na pwede kang magpasok ng bagong host sa show mo. Pwede kang maglagay ng iba't ibang segments sa show mo. Hindi mo kailangang magpaalam sa dati mong mga hosts. So, yun po ang ipinaglalaban ng taping. Kaya po even if, yun po, ang Itbulaga po ngayon, may mga bagong hosts na. Associated na rin naman po at tinanggap na ng taong bayan, na ang Itbulaga na may mga bagong hosts. Na pag naiisip nila ang Itbulaga, hindi na TVJ ang iniisip nila, sina Paolo Contis na, sina Yorme, and yun po yung nakikita namin. Kaya tinatangkilik siya ng mga manunood, and even the advertisers. Kasi, kung hindi naman po tatangkilikin ng mga manunood, hindi rin naman po ang mga advertisers makipag-transact sa taping. Na napag-usapan na rin natin noon. Na kung saan, makikita ang mga comments, sa mismong post na ito, kung sino ang naiisip ng ating mga ka-highlights kapag sinabing itbulaga. Pero tila, nagkamali nga ang kampo ng mga halos-hos dito, dahil matapos lumabas ang court ruling, na may petsang December 22, 2023, na pinapatigil sila sa paggamit ng itbulaga at mga segments nito. Na natanggap nga ng TVJ ang desisyon galing korte, January 5, 2024, 4:23 ng hapon, kung saan ay nanalo nga ang TVJ sa laban, at pinagbabawalan ng gamitin ng GMA at ng tape ang logo, at pangalang Itbulaga, kasama na rin ang EB at mga segments nito. Dito nga, ay tila lumabas ang katotohanan, kung gaano talaga karami ang sumusuporta sa kanila. Sa katunayan nga, ay sa Facebook page pa lang ng dalawang panig, ay makikita nyo na ang katotohanan. Makikita nga sa official Facebook page ng TP, sa Tape Incorporated, na ginawa noong June 28, 2023. Ay mayroon itong mahigit 300,000 followers, at mayroon namang mahigit 200,000 likes. Samantalang sa official Facebook page naman ng TVJ, na ginawa naman noong May 31, 2023, ay mayroon itong 2 milyong followers, at mahigit 700,000 likes. Hindi lang yan, dahil sa YouTube channel naman ng Tape Inc., kung saan sila nagla-livestream. Ay mayroon naman itong mahigit 3,000 subscribers. Malayong malayo sa ginagamit nila noong YouTube channel ng Itbulaga, na hindi na nila magamit, kasabay ng court ruling na inilabas noong January 5, 2024, dahil Itbulaga ang pangalan ng channel, at Itbulaga din ang halos laman ng channel na ito. Naayon kay Attorney Buko noong December 6, 2023, sa kanilang press con, ay nararapat lamang mabawi ng TVJ, dahil ang mga subscribers nito ay nag-subscribe dahil sa TVJ at mga dark ads. Samantala, mayroon namang mahigit 800,000 subscribers ang Itbulaga TVJ YouTube channel, na makikita kung sino talaga ang sinusuportahan ng mga tao.
Hindi lang yan, dahil kung ang livestream naman ng dalawang panig ang titignan, ay alam na rin kung sino ang pinatangkilik ng tao. Dahil noong February 6, 2024 nga, ay makikita ang agwat ng dalawa sa kanilang Facebook livestream sa parehong oras na 1:14 p.m. At February 7, 2024 naman, ay ito naman ang makikitang resulta. Sa oras namang 12:24 p.m. sa parehong panig. Pero, kung ang titignan naman ay ang kanilang YouTube livestream, ay mas lalong malaki ang lamang ng mga The Bark ads. Dahil sa kaparehong araw, February 7, 2024, 1:02 p.m., ay ito ang makikitang resulta. Bukod pa ang sa livestream ng TV5. Kaya naman, inulan ng batikos ang FB post ng isang tape defender, matapos i-post ang mga ito. Dahil nga dito, makikita ang iba't ibang reaksyon ng mga legit The Bark Ads netizens, na nag-comment sa mga post na ito. Samantala, ano naman ang masasabi niyo patungkol dito?